When I was 18 years old, so nagtrabaho ako sa fast food, doon na-open yung isipan ko sa commercial kitchen. And after that, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtayo ng negosyo with the help of my mother. Nagtagal lang yung negosyo ko for 2 years. And then after a while, napapunta naman ako sa food industry ulit, sa catering services. So doon ko na realize na talagang yun talaga yung gusto ko, yun yung passion ko. Wala namang instant success eh. So bago ka makarating sa gusto mong puntahan, kailangan mapagdaanan mo muna yung mga bakubakong daan. Kumbaga, kailangan mo muna madaanan yung hirap. So doon ko nag-gain lahat ng knowledge ko, lahat ng experience ko doon ko nag-gain. And then after that, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng mas higher education. So nakagraduate ako sa culinary school and from there, mas marami akong natutunan. Mas tumaas yung knowledge ko and the science behind the cooking. Tinanggap ko yung partnership ng Samuel's Plate. So we put up a Gastropub para mag-combine yung high-end food at saka high-end drinks para at least yung mga kababayan natin at San Pablo maka-experience sila ng different dining experience, not the usual na palagi nilang kinakain dito sa San Pablo. Para sa amin, itong ginawa namin na restaurants, actually high risk, pero naniniwala kami dun sa ino-offer namin sa food and quality. Kasi para sa amin, ang gusto namin is maibigay namin yung best quality ng pagkain at the same time best service sa restaurant industry. Kung bakit namin pinili yung local market, unang-una, everyday fresh yan. So kung simula sa manok, sa beef, sa pork, everyday fresh yan. So yun yung dinadala namin dito sa restaurant para unang-una matulungan namin yung local market. At the same time, yung freshness at saka yung quality ng meat, may present namin ng maganda. Kumbaga, ang ginawa namin dito sa Samuel's Gastropub, hindi namin siya entirely isang cuisine lang. Pinagsama-sama namin para at least kung papasok yung tao, kung gusto nilang Filipino food, we have. Kung gusto nilang medyo international, we have. Kung gusto nilang medyo American, we also have. Well, that's it. Yun yung talagang target namin. Magkaroon kami ng food chain talaga at magkaroon kami ng establishment na maganda, which is very well known in Laguna. Well, actually, Laguna, from here in San Pablo until Santa Rosa, nandiyan na yung mga magagandang restaurants. Eh. We are planning to tap Santa Rosa. And after that, siguro, sana someday, maging widespread kami sa buong Pilipinas. And then ako, kasi mapagmamalaki ko, kasi kung may mga magagaling na nagluluto ng mga French, magagaling na nagluluto ng mga Italian, American, well, ako naniniwala ko, mas magaling ang Pilipino. Kasi Pilipino, when we say Filipino cuisine, adobo, kare-kare, sinigang, laging malinamnam yung pagkain natin. Naniniwala ko na mas magaling yung Pilipino at kaya natin makapunta doon sa mas higher level ng cuisine. Well, pag manage ng restaurant o pag put up ng restaurant, you have to know everything eh. Kung hindi mo alam yung isang bagay, paano mo siya maituturo ng tama? From dishwashing until helper, until taga mise en place, until assistant cook, lahat yan. Kung hindi mo mapagdadaanan yung mga bagay na yan, I'm sure hindi mo maiintindihan kung paano mo pa sila mapapasunod. Kasi ako, para sa akin, the best way to lead ng mga crew to manage the whole restaurant is leading by example. Okay, ako kasi naniniwala ako na ang pagiging successful ng isang tao, hindi mo masusukat yan kung anong meron ka o anong kakayanan mo or kung anong naipondar mo. Ang naniniwala ako ng success ng tao, kung ilang beses ka nadapa, ilang beses ka rin babangon. So yun yung importante doon. Kumbaga, you have to be strong and kung dumaan man yung unos ulit at strong ka na, well, I'm sure malalampasan mo at malalampasan. Well, makakarating ka din sa paroroonan mo.